Ito yung energy ng good luck, swerte sa kaperahan, mga kapiksi, no? So, tingnan nyo naman, guys, no? Tingnan nyo naman. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman. Sabi nga ni Mas Annabel Rama, nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo na. Nakikita nyo na siguro. Ayan, mga kapiksi, tingnan nyo yung image ng card, di ba? So, nakikita nyo, punong-puno na pagkain, sa lamesa, di ba? Yan yung nagre-represent ng kasaganaan, biyaya, blessings. And this is abundance of money, abundance of wealth, abundance of riches. Hindi lang ikaw yung masaya, kundi pati yung mga buong pamilya mo masaya. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Sagittarius. Ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Sagittarius. So, ito yung energy ng Sagittarius, guys. Kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Dalawa na lang yun natin, guys. Kaya kukuha pa tayo dito. Combination ito, guys, ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong January, mga kapiksi, ay sa January 25, no? Tapos yung next na full moon naman ay sa February 24 next month. And ang pamagat ng ating full moon, guys, ay wolf moon. Okay? So, grabe, sobrang positive nito, guys. As in, wow. So, meron lang tayong negative energy dito, mga kapiksi, kasi for some of you, meron kayong mga emotional pain na pinagdadaanan, pero I'm sensing na you are already healing from this now because you already have this energy. So, ibig sabihin nito guys, unti-unti na kayo nakaka-move on sa mga emotional pain na pinagdadaanan nyo, na nababawasan na yung mga sakit ng damdamin nyo, mga kapiksi. And willing na kayo na magsimula ulit ng panibagong chapter, panibagong yugto sa inyong buhay. For some of you, pwedeng nararamdaman nyo pa kasi ang healing naman, mga kapiksi, hindi naman yan automatic, no? Parang ano lang guys, no? Pag nagkasugat kayo, di ba? Pag nadapa kayo, masugatan kayo, ganyan. Anong ginagawa nyo, di ba? Nililinis nyo muna, sinasabunan nyo, tapos pinapahira nyo ng ointment. Sometimes, iniinuman nyo pa ng mga antibiotics, di ba? Or gamot. Tapos, everyday pa head hanggang sa gumaling, mawala yung mga kirotas, minsan nagiiwan pa ng peklat, di ba? Sometimes magaling na yung sa ibabaw pero yung sa ilalim masakit pa, yung mga ganun-gano. Depende sa degree ng sugat, mga kapiksi, no? Pero ang importante is nakaka-recover na kayo dito sa mga emotional pain na ito. So ituloy-tuloy niyo lang yan, mga kapiksi, and focus on yourself, focus and on your healing. And ang maganda kasi dito guys, parang ready na kayo na magsimula ulit. So ibig sabihin nito, gumagaan na yung pakiramdam nyo, excuse me. Sa mga kapiksi natin nakaka-resonate, guys, mayroon tayong Ho'oponopono and self-love subliminal dito sa ating YouTube channel. Very effective yan, guys. Sobrang dami na nating success stories chan. So, if ever na nakaka-resonate kayo dito, pakinggan nyo lang yon. Talagang gagaan yung pakiramdam nyo. Makatulong sa inyong healing, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin na negative, pero not so negative kasi papunta na rin yan sa positive. And ito naman yung sobrang positive, guys. Ito yung energy ng good luck, swerte sa kaperahan, mga kapiksi, no? So, tingnan nyo naman, guys, no? Tingnan nyo naman. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman. Sabi nga ni Mas Annabel Rama, nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo na. Nakikita nyo na siguro. Ayan, mga kapiksi, tingnan nyo yung image ng card, di ba? So, nakikita nyo, punong-puno na pagkain, sa lamesa, di ba? Yan yung nagre-represent ng kasaganaan, biyaya, blessings. And this is abundance of money, abundance of wealth, abundance of riches. Hindi lang ikaw yung masaya, kundi pati yung mga buong pamilya mo masaya. And bukod pa dyan, guys, ito yung energy ng good luck, swerte. Okay? So, kita nyo yan, magkatabi, mga kapiksi, you're attracting swerte sa buhay nyo, guys, para talagang managana ang buhay nyo, okay? So, syempre, kapag positive, guys, pinapamind ko yan sa inyo. Mind. Akin ang swerte.
mind good luck, mind good fortune, mind swerte, akin ng swerte, akin ng good luck, akin ng good fortune, akin na yan, diba? Akin ng kasaganaan, mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan, abundance of money talaga, as in, i-mind-mind nyo guys, isama nyo na din sa inyong tawag dito, affirmation, I am the queen of abundance, I am the king of abundance. Yan, nakita natin yan doon sa isa sa mga oracle reads natin nung nakaraan. Very powerful affirmations guys, as in, gawin yung bahagi ng inyong mental diet mga kapixie. Okay, so very positive guys, kaya i-mind-mind nyo na yan, sobrang ganda ng combo. Ganun din sa relationship guys, nakikita natin na very strong din yung relationship nyo. For some of you, maaaring may mga goals na ma-achieve kayo, no, ngayong season na to. Kung meron kayong mga goals na sinet for 2024, parang unti-unti na kayong nakita ng mga natutupad na, no, paunti-unti, hindi naman yan makuha ng agad-agaran, pero nakita na kayo ng progress movement, mga kapixie. For some of you guys, pagdating naman sa relationship nyo, nakikita natin na parang pinapakilig din kayo ng person nyo, mainit-init ang inyong pagpamahalan sa isa't isa mga kapixie. For some of you may be dealing with a younger person, medyo mas bata sa inyo. Kaya lang yun guys, age doesn't matter. Ang importante is mahal nyo yung isa't isa. Okay? Meron din tayong presence dito guys ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart mga kapixie. For some of you may be dealing with a water sign. For some of you guys, nakikita natin na kung kayo ay may mga pagsubok, challenges na pinagdadaanan, unti-unti kayong nakarecover, unti-unti kayong nakabangon. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, diba? Yung pagbangon, yung healing, unti-unti yan. Hindi yan madalian mga kapixie. Medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga nakakasalamuhan nyo sa pakikipag-usap guys, no? Kailangan palagi kayong kalmado kasi for some of you, parang feeling ko baka merong emosyon dito na bubuhos, no? Parang mabibigla sa mga salita na binibitawan. So, mag-ingat kayo sa mga pakikipag-usap, diba? Sa maging kalabado kayo palagi kahit gaano kainit ang sitwasyon, mga kapixie, just in case na meron kayong isang sitwasyon na makasangkutan, ganyan, na medyo mainit yung mga ulo, huwag niyong patulan, mga kapixie, kailangan pag nakikipag-usap kayo, palaging kalmado, huwag niyong paiinitin yung mga ulo nyo kasi baka mag-suffer kayo din sa mga consequence mga kapixie. Okay? Alright. So, yan ang ating very, very positive energy for you, Sagittarius. So, i-mind-mind yan guys sa comment section. Again, no, yung mga swerte, swerte sa kaperahan, abundance of money, riches, wealth, yan. I-mind-mind nyo yan sa comment section para talaga maramdaman nyo yung energy ngayong full moon season mga kapixie. So, bubuno tayo ng isang card pa dito, guys. Tingnan natin yung additional namin size sa inyo. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman. Mga kapixie, ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course case kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapixie, dahil ngayong January, until January 31 guys, magbibigay tayo ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo guys. And meron din tayong email coaching, Manifest for Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa mga pinaypixietaro@gmail.com. So, ito yung additional message for you guys. Your hard work is paying off. Sulit
ang effort mo, okay? So, wag na wag kayong manghihinayang sa mga effort na ginagawa nyo sa inyong buhay basta sinasabayan nyo siya palagi ng pagdadasal and positibong mental diet. Yung effort naman natin, guys, nasasayang lang yan kapag sinasabayan nyo ng negative na mindset, okay? Kasi kahit na masipag kayo, nagdadasal kayo, pero ang mindset nyo ay negative, wala talaga kayo makikita ang resulta sa inyong physical reality dahil ang napupush out sa reality nyo is yung tumatakbo sa isip nyo, okay? So, walang kwenta. Kumbaga, walang kwenta yung effort nyo sa physical reality kung ang mindset nyo ay sobrang negative. Kaya, kung kikilos kayo, kung masipag kayo sa physical reality nyo, sa 3D nyo, tapos nagdadasal kayo, dapat sinasabayan nyo rin ng positibong mental diet, positive mindset, mga kapiksi, para talagang makita nyo na sulit yung effort nyo, makita talaga kayo ng mga positibong resulta, guys. Okay? So, yeah, wag yung sayangin yung mga effort nyo, guys. Wag kayong magpakanega dahil yung pagkanega talaga yung number one na kalaban yung mga kapiksi. Okay? Attune to the moon, guys. Make a proper plan and execute it well. So, ito talagang ina-advise ko yan. Palagi naman magplano, no? Magplano, mga kapiksi. Mas maganda kasi may plano ka, kapag nagpa-plano ka, nakikita mo yung mga goals mo, di ba, naka-excite at the same time, nakikita mo kung nasusunod mo ba yung mga goals mo, if na-align ka ba dun sa mga goals mo, if nakita ka ng progress, di ba? Mas maganda kasi yun kapag nakita ka ng progress na mo-monitor mo na umaasenso talaga yung buhay mo. Pero pagka, tapos nakikita mo rin kung gusto mo pa ba yung goal na yun or nagbago na ba yung goals mo, kasi normal lang naman na magbago yung isip natin. Dati gusto natin nito, ngayon ayaw na natin, diba? So normal lang yun, mga kapiksi. Ang importante is nagpa-plano kayo para kung ano yung mga i-ex nyo, and then kung ano yung mga check, iwanan nyo naka-check, edi go dun sa mga naka-check, diba? You need to be more disciplined to reach your goal. Kailangan talaga disiplinado kayo, mga kapiksi, para maabot nyo yung mga goals nyo sa buhay. Especially, guys, yung positive thinking. Okay? Yan talaga, hindi ko na alam. Dapat ang title ng ano natin, ng channel natin, be positive, think positive thinking, yan, positive mindset, positive mental diet, no? Dapat ganun na lang yung ginawa nating title. Pero yan, hindi ako magsasawa, guys. Paulit-ulit na i-remind kayo, no? Para talagang sama-sama tayo na umasenso at umandad yung buhay natin. Kung naninega kayo, mga kapiksi, manood lang kayo ng mga videos natin. And paulit-ulit ko kayo na i-remind na magpaka-positibo kayo. Kasi walang mangyayari sa pagiging nega nyo, mga kapiksi. Okay? Hard work will make your dreams a reality. And totoo naman yun, guys, diba? Sabi ko nga, hard work. Kahit ako, guys, masipag ako, talagang effort, A for effort, talaga hard work. Kung hard work, pero dun sa pagiging hardworking ko, sinasabihan ko din siya ng positibong mental diet. Importante talaga yun, guys. Wag niyong kalilimutan. Kung nag-hard work kayo sa pagkilos nyo, dapat mag-hard work din kayo sa pagiging positibo ng inyong mental diet. Okay? Sabay yun, mga kapiksi. A very good omen for study or teaching. So, sa mga kapiksi natin na gusto mag-aral or gusto magturo, ito na yung magandang time para sa inyo, mga kapiksi. And don't be too controlling or avoid anyone who is controlling, no? So, iwasan natin yung pagiging control freak, mga kapiksi. Hindi natin makokontrol yung mga bagay, sitwasyon sa paligid natin. Ang makokontrol lang natin is yung paniniwala natin, perception natin on a specific thing, on a specific person, guys. Okay? And iwas-iwasan nyo rin yung mga taong controlling. Yan, iniiwasan ko talaga yan. Alright, so comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate ka, guys, and yung etong mga positive energies na to, especially itong swerte na to, swerte sa kaperahan yan, talaga i-mind nyo yan, kasi sobrang positive talaga yan for you. Okay? So ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys, pakinggan nyo na para maging maswerte kayo ngayong taon. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.